So, ito po yung nakakalungkot na nangyari dito sa ating strawberry na munga na sana siya eh. Tapos, pero bumawi naman dito sa napakagagandang mga Phalaenopsis after 4 months. So, ayan, muli po magandang araw, magandang buhay sa ating lahat. Update ko lang po muna ang ating mga alaga, ang ating mga babies. Ito yung bigay ni Cabsal Trolley Seals. Yan yung bigay niya sa akin noong February. Ayan, ganyan sila nung kaliit. Pero ngayon, ayan, ang laso ng dahon nila. Ang laki ng dahon nitong si Lemon. Ayan, ang laki ng dahon ni Lemon Lime, yung mga bagong dahon niya. So, ayan, alam ni Cabsal Trolley Seals kung ano yung gusto ko. Bigay niya to sa akin, itong dalawa na to, yung si Lemon Lime at saka itong si, ayan, si Ruby. Ayan, ganyan na siya kaganda ngayon. Ang ganda ng kulay niya. Ganda ng bagong kulay ng dahon na lumabas. So, ayan yung ating lemon na rubber tree. Meron na tayong, bali pang apat yung bigay ni Cabsal Trolley. At ito naman yung hoya na binabad ko sa tubig. Ayan, nag-ugat na siya at naitanim na rin natin. Hindi ko lang alam yung exact na ID. At ito naman yung bigay ni Sispe noong January. Ito yung bigay niya sa amin noon. Itong si Rapidophora tetrasperma. Ito yung tinatawag ding para siya naging variegated. O, bakit naging ganun yung kulay? May sakit yata siya. Parang naging ano, parang may mga yung mga lip miner. Pero ang ganda ng kulay niya, oh. Parang naging variegated tuloy. Pero ano, ang dami niyang lip miner pala. Oh. Ito yung mga old niya. Tapos ito naman yung si Philodendron at Atabo Ponce. Mga nakakablul yung mga ID nila eh. Ito yung ba, ano, ayan, may dalawang pausbong siya. Ayan, dalawa, tapos may isa siyang ito. May isang bagong dahon. Ayan, tapos ito naman, ayan, napakahaba na yan, parang si Green Dragon. Nakalimutan ko na yung sinabi ni Plantatay. Tapos ito yung si Sleeping Pothos. Ayan, nakabuhay din ako ng Sleeping Pothos. Pero parang may mga kuto siya eh. At ito, isishare ko na rin itong mga strawberry na runners. Ito, kasi na-inspired ako kay Sispe. Dahil ang gaganda ng kanyang mga strawberry na nag-aani na siya. So, yun nga, na-inspired akong bumili. Nag-try ako kung makakabuhay din ako. Diba, ganun naman tayo mga plantita. Gusto rin nating ma-try kung kaya rin nating magpatubo, makabuhay ng mga kung ano yung nagustuhan natin na halaman, diba? So, ito nga, nag-try ako nitong strawberry runners kung makakabuhay din ako. Dahil nga, yun nga, napakaganda nung kay Sispe. At nabigyan din ako ni Sispe. Nabigyan kami nila Mama Donna. So, ayun nga, nag-try akong umorder sa online. Ito, meron akong apat na puno. Di, ayan na nga. Ang ginawa namin ay, ano, nag-try kami dito sa hydroponics. Di, ayan na, nag-try kami ng dalawang puno. So, ito, March 31. Ayan, nagpakita na siya ng mga bulaklak. So, ayan, April 17, ayan na siya. Nagkaroon na siya ng bunga. Ayan, tuwan-tuwa kami dahil nga, ayan, nagpakita na siya ng bunga. Ayan, nakakatuwa, di ba? Napakaganda niya, napakakulay. Ayan, ayan yung kanyang naging bunga. Ayan, oh. Orange pa siya nung una. Hanggang sa naging, ano na, naging red na yung kulay niya. Pero, ano, nitong April 24 yan. Ayan siya, hanggang sa, ayun, unti-unti na siyang nag-dry yung mga ano niya, ayan, naging dry na hanggang sa unti-unti na siyang, ayan, unti-unti na siyang namamatay, unti-unti na siyang namamaalam. So, hindi namin alam siguro dahil sa init, sobrang init nung mga panahon na yan. Ayan, so, kinuha na lang namin yung bunga, pero ang sarap ng bunga niya, matamis-tamis na rin siya. Ayan, kinuha na namin itong mga bunga na to. So, ayun nga, nakakasad man. At least na-try namin, di ba? So, siguro mahirap talaga magpabuhay ng mga strawberry runners dito sa lowland. So, ito yung tinanim sa lupa. Wala, hindi rin siya nabuhay. So, ito yung mga binigay ni Sispe, ayan. At namatay din siya kasi. Dahil di ko alam kung baka tinuka ng ibon dahil nakasabit lang siya dyan. So,
So, yun nga nakakahiya kay Sispe dahil hindi ko nabuhay yung binigay niya sa amin. Ayan. Kung makita ko kasi ito, ano na, wala na siyang dahon. Kaya palagay ko nga tinuka siya ng mga ibon. Tapos meron pa siyang ano, ito pa yung isang orchids na binigay sa amin, yung Trigocentrum Cumqua Torrent. Ayan, after 4 months, ito na siya. Nadagdagan na siya ng 2 mahahabang dahon. Ayan, ito siya dati, 3 yung dahon niya. At ano, nagbulaklak na rin to. Maganda rin bulaklak niya. Ito naman yung mga Phalaenopsis na yung gift ng aking asawa. Ayan, ang haba ng mga dahon nila, oh. Ayan, oh. Ito yung nung February. Ayan, birthday gift niya sa akin. Ayan, ganyan na siya kahaba. Ayan, mga dahon niya. Napaka-shiny ng dahon, oh. Ayan, napaka-haba. Tapos, ito yung nabili ko sa Circle. Yung variegated na Phalaenopsis. Tapos, ito naman yung 11 months ago. Ito yung mga Dendrobium na violet yung bulaklak niya. Tsaka yellow-green. Ayan, yellow-green ba tawag ang kulay niyan? Na may lavender sa loob. Ayan, yan yung ano. At pangalawang bulaklak niya na palabali to. Tapos, pwede na rin ano, ilipat yung ano niya. Ang dami na rin lumabas na mga pwede nang hati-hatiin. Meron pa dito itong isa na napakataba. Ayan, oh. Grabe, oh. Napakataba niya. Napaka-healthy. Tapos, shiny-shiny yung mga dahon niya, oh. Ayan, ang cute na, ang ganda. Nakakatuwa. So, yung mga iba, yan mga bago na yung bili. Tapos, naman yung ating mga cactus. Ito yung cactus this garden, 6 months ago. Ayan, ayan pa rin sila. Medyo humaba lang yung ano, humaba lang sila. Tapos, nadagdagan yung mga babies. Ayan, yung mga pups nila nadagdagan. Ayan, ganyan pa rin sila. Medyo matitibay ang cactus, no? Medyo matibay sila kumpara sa ano. Para sa akin, kumpara sa mga, siyempre, kanya-kanyang ano tayo, eh. Kanya-kanyang hiyang-hiyang kung saan hiyang, di ba? Kahit gustuhin natin yung ganong halaman, kung ewan ko nga ba't nga ba hindi, kung hindi kaya, no? Siguro, minsan, eh, talagang ganun, may pagkakamali tayong nagagawa sa ating mga pag-aalaga. Mayroong kulang, kagaya nito, ayan, yung ating, ano, 4 months ago, ayan, may nawala ng isa, may nagpaalam ng isa. Ayan, sila. Ito maganda to, itong ano na to, yung black. So, ayan, ito yung ating mga iba pang cactus. Ayan, mayroong namamaalam na hayaan na natin kung ayaw na sa atin. Tapos, ito yung bigay ni Sis Jo. Parang kay Sis Jo ito galing. Yun nga, nung nagkita-kita kami noon sa bahay ni Sis Pe. Ayan, may mga dala sila na mga cactus. Hindi ko na lang. At si Bunso, Jeremy Hermano. So, ito kay Sis Jo din yata galing to. Tapos ito yung maganda, oh. Nag-baby siya ng 2. Ayan. 2 na yung kanyang binigay na babies. Tapos ito yung zebra. Ano siya? Natutuyot siya. Siguro ano, kulang siya sa ano, no? Tubig. Kulang siya sa dilig. Kasi minsan takot na ako. Takot akong magdilig, eh. Parang iniisip ko, ma-overwater naman sila. Pero ngayon naman, okay, nulang naman sila sa dilig. Tapos, ito pa rin yung isang this garden na nasa mahabang pot. Ayan, ganyan pa rin sila. Ayan, maliliit pa rin sila dyan. Tapos, ito yung isa. Ayan, yun ang magaganda. Tapos, ito tingnan nyo, nagmaputla na yung kulay niya. Kasi nga, yung kulang sa araw. Dahil nga dito ko, ano, sandali lang yung araw. Tapos, ito na yung ating, ano, yung nabili ko sa QC na money tree, variegated money tree. Ayan, ang ganda na niya. Ayan, ang ganda ng dahon niya at ang ganda ng kulay. Ayan. Ayan, ganda-ganda ako sa mga variegated. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. Ah, ito naman si Ponsetia. Ayan, totoo nga pala na nawawala yung mga red nila sa dahon, yung kulay red.
So, siguro buwan ng bear ay mumula-mula na rin yung kanilang, babalik na sa pamumula yung kanilang mga dahon. So, itong poinsettia, sensitive to sa overwatering. Hindi niya gusto ang masyadong maraming tubig. So, dito naman tayo sa bigay ni Mama Donna. Ito yung bigay ni Mama Donna. Ito naman siya. Ayan, tigas ng dahon niya. Oh. Tapos, may binigay din cactus sa akin si Mama Donna. Ito, makikita niyo sa screen. Kasi nakakaya na ipakita dahil nabagsak to. Tumalon kasi yung pusa. Bumagsak, nagka-durog-durog na. Grabe, nakakainis yung pusang yun. Sana natusok yung puwit niya. Ang dami kasing pusa dito na paakyat-akyat eh. Tapos tatalon bigla. Tapos, ito pa galing din to kay Mama Donna. Ayan. Lumaki na din siya. Tsaka ito. Ano ba ito? Philodendron din to, ano? Ayan, di ko na lang matandaan ang ID niya. Parang silom. Pero hindi yata ito silom. Yan, sa baso ko lang siya tinanim. Malaki na siya. Tapos, ito naman ay bigay ni Plantatay. Ayan. Dito ni Plantatay. Nung nagkita-kita rin kami kila Sispe. Tsaka itong green. Ay, hindi. Red emerald. Philodendron red emerald. Ayan. Malaki na rin siya. Ayan, maganda lang to yung niya. Yung unang dahon niya. Maganda yung kulay. So, ayan, update naman tayo dun sa talong na bigay ni Cubs at Rollies. Sila sa tatandaan niyo yung mga, yung madami akong tinanim. So, eto na sila. Eto na siya, ayan. Tapos yung isa, ito lang yung nabuhay. Ay, nabuwal siya. Dalawang puno. Ayan, may bulaklak na. Yeah. May bulaklak na siya. Tapos, saan? Dito pa sa nagkaroon sila ng sakit. Ayan, yung sa dahon, yung iba nagka-lip minor, tapos yun hanggang sa nagka-lip minor hanggang sa yun na hindi na nila nakayanan. Sana itong ay pag nagbunga to, yun magiging binhi ulit natin. So ayan, dito ko na po i-end ang aking video. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. At maraming salamat po sa mga bagong subscribers, sa lahat po ng viewers, sa mga silent viewers, sa napadaan na pasilip sa ating muting channel. Maraming salamat po sa inyong